Hi guys! So welcome back to my channel, and today marks my first year anniversary with my rhinoplasty. After 1 year, so this is the result of my nose. Ayan. So, sasagutin natin yung few questions na nababasa ko pa rin sa comment section ng first rhinoplasty video ko. So, one of the questions is, does it hurt to sneeze? Actually, hindi. Nagagalaw mo din siya. Nakakapagsinga ka. Hindi siya masakit. After a month, medyo parang, ano na siya, na-adapt na siya ng body mo. Para na siyang natural nose mo. Bakit hindi ka bugbog or may pasa or nag-swell during post-operation? If you didn't watch the vlog, makikita nyo doon kung paano ko inalagaan yung sarili ko after the surgery. So, I drink a lot of pineapple and sinunod ko lang yung mga payo ni Doc na huwag kang hihiga all the way down. Dapat as much as possible is nakaupo ka. So, I did that 3 days. Then, after a week, I'm good na. Hindi ako mukhang binugbog, walang swelling, hindi mo makikita nagkaroon ng pasa-pasa yung mukha ko. Unlike sa mga nagpa-rhinoplasty na makikita nyo on TikTok and on YouTube. Did the nostrils improve? As you can see, ayan siya. I don't know. You judge the nostrils. So, if makikita nyo, medyo pinch talaga yung kabilang nose ko, which is natural. Hindi kasi tayo lahat pare-parehas ng ilong. Parang ano lang yan, kilay, hindi lahat pantay, hindi talaga siya pantay. So, if makikita nyo yung mga previous photos ko, makikita talaga na hindi pantay yung nostrils ko. Nilagyan lang naman kasi yung ilong ng Gore-Tex. So, ayan yung ilong ko. Pantay ba? Hindi ko alam. You judge, guys. For me, contented na ako sa kung anong kinalabasan ng ilong ko after a year. Trust the process. Ika nga nila. So, makikita mo talaga yung pinaka-result ng nose mo after 1 to 6 years. Anong brand ng nasal spray? Ang brand niya is sodium chloride mucinase. Ayun yung tawag sa kanya. Ilang araw bago pwede lumabas? So, actually, yung day na pwede kayo lumabas is it's up to you. Actually, ako after 3 days, nakakalabas naman ako, naka-face mask lang ako para hindi lang ako maalikabukan. But, kung nakasasakyan naman kayo, pwede naman kayo lumabas. Ako kasi nagko-commute ako, jeep ako, ganun. So, nasa sa inyo yon talaga. And, kung feeling nyo, hindi pa kayo nahihilo or hindi masakit yung ilong nyo. Kasi actually, yung feeling niya, mabigat. Alam nyo yung parang may nakapatong sa ulo mo, masakit siya sa ulo. Dahil dun sa pressure ng nasa ilong mo. Kaya, nasa sa inyo yon kung gusto nyo na lumabas o hindi. If sa tingin nyo, kaya na ng katawan nyo, pwede na kayo lumabas. Sedated ka po ba? Yes, sedated ako. That is additional 10,000 para tulog ka habang inooperahan ka. If magsasedated kayo during the operation, make sure na meron kayong kasama kasi sobrang delikado kung mag-isa lang kayo or magko-commute kayo. Ilang mm yung nose mo? So, ang mm niya is 6.5. Ayun na yung pinaka-maximum. That is an American... May tawag doon si Doc. Pang-American yung height ng nose ko. So, ayun. Sa mga nagtatanong, sino ang peg ng nose ko? Again and again, si Song Hye Kyo. And ang aking doctor po is si Dr. Ruthlyn Pecalora Salvosa. And ang nagastos ko po is 85,000 for the surgery itself plus 10,000 on the
para sedated ka sa anesthesia, and plus yung mga food na nagastos ko, food, transportation, and medicines during my rhinoplasty surgery. Do I love the result? Yes, I do really love the result. Makikita nyo naman. For the flex, if you don't follow me on Instagram, make sure to follow me on Instagram and on TikTok at Nika Ibit on Instagram and at Team Nika Ibit at TikTok. So, dun yung makikita yung updated nose ko. Again, I don't encourage you to have a surgery, but I encourage you to love yourself. It's your money, it's your happiness. Huwag mo hayaan na diktahan ka ng ibang tao or i-discriminate ka ng ibang tao dahil retokada ka. Thank you again so much for watching and thank you so much for supporting me on this journey. I will see you soon on my next vlog. Bye!